Kumusta, Akira? Magandang hapon nga pala sa'yo at sa mga tagapakinig mo. Tawagin mo na lang akong Duday. Ikaw ang pinakapaborito kong horror podcast sa Spotify. Kahit na hindi gaanong nakakatakot yung kwento minsan, pero kapag ikaw ang naglalahad, kakaiba yung kilabot na dulot nito. Bahagi ko na din pala yung nangyari sa akin noong 2012. 26 years old ako noon. Nagtatrabaho ako noon sa BPO, sa Techno Hub dito sa QC. Madalas akong mag-astral projection noon, pero hindi kasing advanced tulad nung sa bata sa Insidious na movie. Ako, malapit lang ako sa katawan ko palagi at nagmamasid-masid lang sa paligid. Kaya ko ring gisingin ang sarili ko mula sa bangungot. Madalas mangyari sa akin yun kapag nasa sleeping quarters ako. Pero yung ibabahagi ko ay iyong pinaka nakakakilabot kong karanasan kung saan nahirapan talaga akong gumising. So you get the picture na, Kira. BPO, sleeping quarters. Malaki ang sleeping quarters namin at maraming nakakaranas ng bangungot dito. Pero ang pinakasikat dun ay yung isang lalaking malaki at matangkad, tapos kulay itim yung buo niyang katawan. Bale, pasaway kasi akong ahente dati. Lagi akong nag-overlunch. Minsan 2 hours, minsan pa nga 5 hours. Mga 11 PM na nun, napagdesisyonan ko ng mag-lunch. Pero nung mga oras na yon, puno ang mga bunk beds. So sa lazy boy na lang ako pupuesto kako. Bale, 6 ang lazy boy na yon. 3 magkakaharap. Tapos merong isang malaking salamin na parang sa dance studio. Yung available lamang na lazy boy nun ay yung malapit sa pintuan na pinakaayaw ko. Kasi mabigat palagi ang gising ko kapag doon ako natutulog. At saka parang iba lagi yung pakiramdam kapag doon ako napupuesto. So ito na nga, pumuesto ako doon. Kaharap ko nun yung katim ko na si Mami Floor. Itong si Mami Floor, kilala siya sa buong account namin na merong third eye at talagang sensitive siya. At hindi lang yun, nababasa din niya ang personality at aura mo. Minsan binabati ako niyan. Okay ka lang? Madilim ang aura mo ngayon eh. So yun nga, mabalik tayo. So kaharap ko nga si Mami Floor sa may lazy boy. At natutulog na siya noon. Maya-maya pa, nakatulog na rin ako. Sa panaginip ko, naglalakad daw ako sa loob ng buong sleeping quarters namin. Pabalik na sana ako noon sa katawan ko nang bigla kong makita yung malaking lalaki na nakahawak sa balikat ng natutulog kong katawan. Malaki siya, matangkad, mga 6-footer. Tapos, kulay itim talaga yung buo niyang katawan. Pinanlisikan niya ako ng mga mata at parabang sinasabi niya na hindi na ako makakabalik sa katawan ko. Sobra ang kaba ko noon sa dibdib ko. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Mabuti na lang talaga at naalala ko ang sinabi ng isa kong barkada na malakas din ang third eye. Nasuki na rin ng paranormal. Ang sabi niya, kapag daw nakaka-encounter ako ng ganito, sabihin ko lang daw, "Lord, I surrender everything to you." Hindi ako pala simba, Kira. Pero malakas ang pananalig ko sa Panginoon at sa paniniwalang hindi niya ako pababayaan. At ganoon na nga ang ginawa ko. Sinambit ko ang mga salitang, "Lord, I surrender everything to you. Ikaw na pong bahala sa akin." Matapos yun, unti-unti kong naramdaman na dumanta yung kaluluwa ko sa sarili kong katawan. Oo, nasaksihan ko yun, Kira. Parang yung napapanood natin sa pelikula.
Nangyayari pala talaga yun? So pagkatapos nga nun, ay nagising na ako. At para kong umahon sa matagal na pagkakalublob sa tubig, na parang muntik ng malunod. Hingal na hingal ako nun at nanginginig sa takot. Mabilis akong naglakad nun palabas, pabalik sa station ko. Sinita ko nun ang katabi ko sa cubicle. Uy, okay ka lang? Tapos ikinuwento ko sa kanya yung nangyari. Maya-maya pa, kinalabit ako ni Mami Flor. Kasunod ko na pala siyang lumabas. Oy dudes, ano? Nakita mo na siya, no? Nakita ko na kasi siyang nakatingin sa'yo papasok ka pa lang ng sleeping quarters. Nakapikit lang daw pala yung mata niya noon at hindi na nakatulog dahil sa nakita niya. Napansin na lang daw niya na umuungol ako. Nakita kita kung paano kang nakabalik. Anong ginawa mo? Tapos noon, ikinuwento ko sa kanya yung nangyari sa panaginip ko at kung papaano akong nakabalik. Binigyan niya ako noon ng tubig dahil habol hininga pa rin ako noon. Ilang linggo din bago ako nakaget over sa karanasan na yon. Dumating pa sa punto na halos idinodrawing ko na yung lalaking itim doon sa station ko. Hanggang dito na lang muna, Kira. Sana mapasama ito sa mga ilalahad mong kwento. Nalulungkot ako kapag matagal kang hindi nakakapag-upload ng stories mo dito sa Spotify. Sana huwag kang tumigil. Ikaw lagi ang nililook forward ko sa tuwing gagawa ako ng gawaing bahay. Salamat. PS, ganito po yung itsura niya. Minus lang yung kuko. Hindi ganyang katulis. Parang tao pa rin. Kaya nga nung napanood ko tong pelikula na to, ilang buwan matapos mangyari sa akin yung karanasan ko na yun, talagang sobrang nakarelate ako. Kasama ito sa scariest movies of all time para sa akin. Insidious Part 1. Hello po ulit Boss Kira at sa lahat ng tagapakinig dito sa Nginig Stories. Ako po ulit ito, si Marge. Gusto ko lang po ulit mag-share ng aking karanasan na nangyari sa akin noong kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Sobrang maingat po ako noon sa aking sarili sa takot na magkaroon ako o mahawa ng nasabing virus. Kung lalabas man po ako noon, para lang bumili ng pagkain o kaya magpa-load o kaya magwalis lamang sa harap ng bahay. Hanggang isang araw, nagpagas kami ng mga kasama ko sa palengke. Bumili na rin kami ng makakain. Naambunan kami ng gabing yun. Kinabukasan nun, nilagnat ako. Ilang araw din akong hindi makakain. Ilang araw pa ang lumipas. Nakakaranas na ako ng mga sintomas ng virus. Kaya naman nagpa-swab test na ako. At kahit alam kong may posibilidad na mag-positive ako, ay nanalangin pa din ako sa Diyos na wag naman sana. So lumabas na nga yung result ng swab test ko. At positive nga talaga ako sa virus. Nanghina na lamang ako nun. At wala nang nagawa kundi tanggapin na lamang at magpagaling. At sumunod sa mga quarantine protocols. Dinala din agad ako noon sa isang quarantine facility. Wala naman nangyari sa akin sa loob ng 5 araw na pagko-quarantine ko. Sa isang school ako dinala. School na ginawang quarantine facility noon. Inuubo pa rin ako at medyo hirap huminga. Nung pang-6 na araw, inilipat na kami sa ospital sa aming bayan
para doon na ipagpatuloy ang pagpapagaling. Para na rin daw ma-check up kami ng mga nurse doon. Ayos naman sa nilipatan naming ospital. Magaganda yung room. Bagong gawa o bagong renovate lang yung pinaglipatan sa amin. Maluwag, malinis at may aircon na binubuksan tuwing 8 AM hanggang 10 PM. Dahil nga sarado ang mga bintana doon, bawal kasi kaming ma-expose. Electric fan at aircon lamang ang nagsisilbing hangin sa loob ng room ng ospital. Nung unang gabi ko ron, ayos naman, maaliwalas at maliwanag. Pero isang gabi, habang nakahiga ako noon, nagsimula akong makaramdam ng kung ano sa kwarto ko. Lalo na nung nagdilat ako ng mga mata ko. Hindi pa kasi ako masyadong inaantok noon. Kasi namamahay ako. Pagdilat ko, may nakita akong mga aninong palakad-lakad sa gilid ng kama ko. Napakalaki pa naman ang kwarto na yon at napakatahimik pa. Kaya talagang nakaramdam ako ng kilabot. Nagdasal ako at pinilit ko na lamang na makatulog para mawala na yung takot ko. Dahil wala naman akong choice kundi ang magtiis. Ospital yon at maraming mga namatay na tao. Sigurado akong mga kaluluwa nila yung nagpaparamdam nun. Pilit ko na lang na nilabanan ang takot ko. Dahil wala naman akong ibang magagawa kundi ang maghintay at magdasal na sana ay mag-negative na ako sa virus. Sunod-sunod na ganoon ang nangyayari tuwing gabi bago ako matulog. Meron pang ang isang alas 12 ng hating gabi na nakakarinig ako ng tunog na parang may nire-revive sa kabilang room. Kahit wala naman talagang tao doon. Tunog yun ang machine na parang pag merong nire-revive. Tapos yung parang nawawala ng heartbeat yung tao. Nakakapangilabot. Kinabukasan nun, naikwento ko yun sa katabi kong room, kay Nanay Virgie. Tinanong ko siya kung nadidinig din ba niya yon tuwing madaling araw. Oo raw, madalas niya rin yung marinig. Maging siya ay kinikilabutan din habang nagkukwento. Naulit pa yon ng ilang gabi. Sa tagal ng pagstay ko doon at pagpapagaling, hindi tumigil ang mga kakaibang pangyayari na nagaganap doon tuwing gabi sa ospital na yon. Hanggang sa parang nasasanay na lang din ako sa kanila. Hindi naman sila nagpapakita. Puro pagpaparamdam lang. Pero nakakapangilabot pa rin. Isang madaling araw, kumatok sa kwarto ko yung isa kong kasama. Takot na takot siyang nagkwento sa akin. Malayo naman ang pagitan namin habang nag-uusap. At isa pa naka-face mask naman kami. Nagro-roving daw yung mga nurse noon para i-check kami isa-isa. Pagpasok raw ng nurse, nakaamoy raw siya ng usok ng sigarilyo sa loob ng kwarto niya. Hindi naman daw siya naninigarilyo. At isa pa, tulog na raw siya noon nung pumasok yung nurse. Nagising lamang daw siya nung nilapitan siya ng mga to. Natatakot man daw, bumalik na lang din siya sa pagtulog. Isang tanghaling tapat noon, kumakain ako ng tanghalian ko sa tabi ng kama ko. May maliit na lamesa at isang upuan doon. So tuloy lang ako sa pagkain. Nang mapasulyap ako sa ibaba ng kama ko, meron akong nakitang isang kamay na para niya akong inaabot at parang humihingi ng pagkain. Grabe yung gulat at kilabot ko nun. Wala na talaga silang pinipiling oras. Natakot ako pero hindi na lamang ako nagpahalata. Dahil baka madala ko sa gabi yung takot ko at hindi pa ako makatulog. Lalo na kapag ipinakita ko sa kanilang natatakot ako. Meron pang isang gabi na nasa CR ako. Naguhugas ng kamay. Buong akala ko nun, may tao sa kabilang CR dahil merong nagbubuhos ng tubig. Pero ilang minuto na yung nakakalipas, hindi pa rin siya lumalabas. Maya-maya pa sinilip ko na yun mula sa labas
kasi nakaawang naman yung pinto. Laking gulat ko na lang dahil wala palang tao sa loob. Nagmamadali na akong lumabas nun at nagtatakbo na pabalik sa kwarto ko. 21 days akong nag-quarantine nun. Patuloy silang nagpaparamdam at nagpapakita yung mga aninong naglalakad tuwing gabi sa kwarto ko. Kahit na sa hallway, tuwing madaling araw, may mga naglalakad din doon. Kahit pa tulog na nga ang lahat. Mga anino. Akala ko noon ay ako lang ang nakakaramdam. Pero pati pala yung mga kasama ko sa kabilang kwarto ay nadidinig din nila yon. Paglabas ko ng ospital, grabe ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. At higit sa lahat, pinagaling niya ako. Hindi nga ako namatay sa virus, pero mamamatay naman ako sa takot sa mga nagpaparamdam sa ospital na yon. Hanggang dito na lamang po, Boss Kira. Thank you so much po sa pagbabasa ng kwento ko. More stories and subscribers po sa channel nyo. Hi Sir Kira, si Hayes po ulit ito. Kakagising ko lang about 10 minutes ago. Unang pumasok sa isip ko pagkagising ko, i-share ito sa channel mo. So ito na nga. Nagising ako around 11 AM. Wala sa tabi ko ang partner ko. So chinek ko muna ang cellphone ko. Tinignan ko kung nasan siya. Nakita kong nasa office na siya. Meron po kasing location map yung phone namin na pwede ko siyang ilocate gamit yung cellphone niya. So bumangon na ako noon at nagsimula ng ligpitin ng higaan. Nagluto na rin ako at kumain. Nagpakain na rin ako ng aso. Pagkatapos kong gawin yung mga dapat kong gawin, nagligpit-ligpit na rin ako dito sa bahay para naman malinis pag uwi ng partner ko. Napagpasyahan ko na magbasa na muna. Tapos bumalik sa kwarto. Mga kalahating oras din ako nagbasa ng libro. Libro yon na mula sa Wattpad. Kaya huwag nyo na pong tanungin kung ano yung binabasa ko. So ayun na nga po. Napagpasyahan ko na umidlip na muna. Since 6 PM pa naman ang dating ng partner ko. Yung idlip lang sana na plano ko ay humaba na pala. At mula sa pagtulog ko na yon, ay nanaginip ako. Sa unang panaginip ko, galing kami ng hotel ng nobyo ko. Palabas kami nun. Nauna po akong lumabas at ang sabi ng nobyo ko ay susunod na lang daw siya. Kasi sa pagkakaalala ko nun, sa alaala nung ako sa panaginip ko, eh napatrouble daw kami. Kaya naman nagpaiwan siya at siya ang umayos. Paglabas ko ng building, napansin kong umuulan at saka gabi na. Napansin ko din agad na bakit paglabas ng hotel, eh barangay na namin. Kasi sa pagkakaalala ko, Boss Kira, hindi ko alam kung saan yung hotel na yon. Pero alam kong hindi yun sa barangay namin. Dahil wala pong hotel sa amin. So bakit ako napunta sa barangay namin paglabas ko pa lang ng hotel? Weird ah. Sabi ko pa sa isip ko habang nagugulumihanan. Nakatayo lang ako noon sa labas ng hotel sa may waiting shed. So habang naguguluhan nga ako, may nakita akong babaeng nakapayong. Patawid siya ng kalsada. Palapit siya sa akin at lahat yata ng nakakasalubong niya ay binabati siya. At sa pagkakarinig ko po sa pagbati sa kanya, eh parang, "Uy, tagal mong nawala ah. Buti andito ka na." At syempre dahil dakilang chismosa tayo, pinakatitigan ko yung babaeng papalapit sa akin. Tapos tumatawa-tawa pa siya.
Nung nakalapit na siya sa akin, sabi ko, "Candy?" At yun nga, na-confirm ko na yung kababata ko palang si Candy yun, na bigla na lang naglaho sa barangay namin. Nagkumustahan kami at nag-usap habang hinihintay ko yung nobyo ko sa waiting shed. Tinitignan ko si Candy habang nagsasalita siya. At as usual, napaka-jolly talaga ng gaga sa isip-isip ko nun. Habang nagkukwento siya, napansin ko na bakit parang pang 2009 pa yung outfit niya. Kasi Sir Kira, nakatokong siya na maong na hanggang tuhod at t-shirt na violet na may design na pasando, pero t-shirt siya ha. Tapos yung mukha niya, sobrang puti dahil madalas siyang nagpupulbo na hindi pantay sa leeg niya na dati niya ng itsura noon ngang 2009. Naguluhan ako bigla sa ayos niya at sa kung bakit bigla na lamang siyang lumitaw sa barangay namin. Kung bakit sexy pa rin siya at kung bakit nandoon ako sa barangay namin na yon. Matagal na po kasi akong wala doon. At saka kung bakit kasama ko yung nobyo ko. Kahit na yung huling check ko kanina ay nasa office naman siya. At saka bakit gabi na agad? Sabi ko, iba na to. Tapos biglang pumasok sa isip ko, oo nga pala, di ba may anak at pamilya na si Candy? At saka hindi ganito yung itsura niya sa huling post niya sa Facebook. Doon na nag-sink in sa utak ko na eto na, aware na ako na nasa panaginip ako. Pumasok na yung totoong Candy nun. Pumasok na yung totoong alaala ko nun. Sa sobrang kaguluhan ng utak ko, hindi na ako nakapag-isip ng tama. Hinarap ko siya at nagtanong ng, "Teka, anong date ngayon?" Doon siya tumingin ng diretso sa akin, pero hindi siya nagsalita. Maya-maya, naaninag ko na sa gilid ng mata ko na papalapit na yung nobyo ko. Tinanong ko ulit si Candy, "Candy, anong date na nga ngayon?" Unti-unti siyang ngumiti sa akin habang pailalim na tumitingin. Sa pangatlong tanong ko, "Candy, anong date?" Naputol na yung tanong ko nun dahil napatingin ako sa nobyo ko. Nakangiti na rin ito sa gilid ko. Ngiting nakakaloko. "Eto na," sabi ko. Alam na nila na aware ako na panaginip lang yon. Sa huling tingin ko sa kanila, sabi ko, "Candy?" Bigla niyang ipinakita sa akin yung kalendaryo na papalit-palit ng numero. Gumagalaw yung numbers, Sir Kira. Nagpapalit-palit ng pwesto. Narinig ko na silang tumatawa at ang naisip ko noon ay pumikit na lang. Kailangan kong gumising. Sabi ko pa sa isip ko. Kumapit ako sa Panginoong Diyos. Tinawag ko ang pangalan niya at humingi ako ng tulong sa kanya na gisingin ako. Sumisigaw na ako nun sa isip ko, pero ramdam kong hindi pa rin ako makagalaw. Hanggang sa nagising na nga ako, ramdam ko na galing na sa lalamunan ko yung sigaw. Siguro habang sumisigaw ako sa panaginip ko, ay sumisigaw na rin talaga ako sa totoong buhay. Pagkagising ko, tinignan ko yung katabi ko. Nakahinga ako ng maluwag kasi nandun yung nobyo ko, katabi ko. Sa wakas, gising na ako. Umupo ako galing sa pagkakahiga. Tapos, alam mo kung anong nakita ko, Sir Kira? Ako at ang nobyo ko, natutulog sa isang kubo, sa gitna ng kalsada, sa madilim at malamig na maulang gabi. Nag-sink in na naman nun sa utak ko, naputik, eto na naman. Kasi umuulan, tapos gabi na naman. Anong ibig sabihin nito? Dahan-dahan kong nilingon yung nobyo ko. At doon ko siya nakitang pailalim na nakatingin sa akin. Napasigaw ulit ako noon sa takot at kaba. Halo-halong emosyon na.
At doon na nga po ako nagising ng tuluyan, sa totoong mundo na. Katabi ko pa rin ang nobyo ko, kakauwi lang niya galing trabaho. Nasundan nila ako sa pangalawang panaginip ko, na akala ko eh gising na ako. Pagkagising ko nga nun, sabi ko sa nobyo ko, "B, pipikit na ulit ako. Pigilan mo." Kaya naman iniupo niya na ako noon para hindi na ako makatulog ulit. Kasi 'di ba pagkagaling mo sa biglaang gising o sa bangungot, automatic pipikit ulit 'yung mga mata mo. Kaya naman inagapan ko na. Kinurot-kurot ko pa noon 'yung nobyo ko kung totoo na ba talaga siya. At totoo na nga kasi nasa kwarto na ako mismo nagising. At parehong damit na 'yung suot ko. Ito talaga yung hinding-hindi ko malilimutang karanasan, Sir Kira. Totoo po ito, at ayaw ko nang maulit pa. O nga pala, Sir Kira, kaya ako naisip na tanungin yung date. Bukod sa naguguluhan kasi ako, eh may napanood kasi ako sa TikTok na kapag kaganon daw, tanungin mo yung pangalan nila o kung anong date na. O kaya, sabihin mo na alam mong hindi sila totoo. At dahil nga sa katangahan ko at nawala na rin sa isip kong mag-isip ng tama, eh tinanong ko nga sila. Huwag niyo akong gayahin. Magdasal kayo araw-araw at humingi ng guidance sa Panginoon. Pasensya na kung medyo mahaba to, Sir Kira. Salamat sa pagbasa at God bless po sa ating lahat. Ha ha ha.